Ata. Maganda ito. Yung kapiraso lang, papakita ko lang sa inyo, ha? Ako mali, naghalinman sa sektor sa kabataan, makabayan, no? Kung sa diin. Ito, en, ano ito? Kabataan, ha? Naging NPA. Sila ni Ambet de la Serna, amo ang nag-recruit sa Condis 2016. Sa itong girecruit ako, 2016, ang una kong gaintrahan rally, katong Mayo Uno. Sa ang kanyang rally eh noong 2016 KMU in Bacolod. Bacolod. So sila to ni Ambet ang ako nukod pagkatapos sadto ning sunod-sunod na hantod nga nilakat ni Saraal para matanom yung Gloria antod nga sige ako paintindi sa mga isbutanan sa revolusyonaryong pakibisog nga isbutanan. Mm. Sa pagkakaroon pag human ato gipaubray ako sa iyang kuan, sa iyang store. Kung sa diin, dito nila giamat-amat kuha akong simpatiya. Ang pagkuha nila sa akong simpatiya, gimbasi nila kung sa diin akong kauyangan. So, gihatag nila ang wala ginhatag sa akong ginikanan. Ayan, oh, ito. Maganda ito, maganda yung lesson niya. Ang ginagawa daw nung mga nagre-recruit sa kanila, hinahanap yung weakness. Okay, na hindi kayang ibigay ng family at yun ang gagamitin na propaganda. Nila sa agi pabatsag nila sa akon kung paano ihatag ang pagpalangga. So parang ganito, 'di ba? Yung siyempre, yung mga hindi maganda yung kanilang magulang pakikitungo sa kanila, yan ang gagamitin ngayon itong recruiter ng NPA. Nako, yung magulang mo dapat ganito. So, sila ngayon ang magbibigay. Papalitan nila yung ano eh. Alam mo, daig pa nila, ito mga NPA, daig pa ang packboy. At totoo lang, ganyan ang ginagawa ng mga packboy. Yung kunwari, lalo na, Jesus, alam ko yan. Yung mga babae na walang tatay. Ang gagawin ng mga packboy, gagawin nila, sasabihin nila, papapila nila yung tatay dun sa batang babae. Para yung babae, siyempre, very vulnerable, very hinahanap niya yung father figure. Eh, dahil itong dumating si Pacboy, parang tatay ang dating. Parang ano, ganyan. So, makukuha nila ang loob. Parang ganun ang ginagawa ng mga NPA. Oh, ayan, nung pinapaliwanag na. Mm. Sa kaginikanan. Sa pagkakaroon, siyempre ako kay kulang ako sa pagpalangga, nagbasi man ako sa ilang kahimtang sadto. Ayan o, so ang ginawa, yung affection nila, nakuha ngayon nito, ito sa bata. So binibigay yung affection na hindi na ibibigay ng magulang. O gadala na ko sa ilang propaganda, kay hindi magugusto nga ang ibang nga mga kabataan magparyos man sa akon. Sa ginasiling nila, hindi alala nga yung pagtratara sa aton pang-gobyerno sa pagkakaroon. Ang isa ka resolusyon o kung isa ka solusyon, amo ang revolusyon kung sa ginasiling pa nila. Sa itong December 22, nagpractice kami sa simbahan sang IFI para sa naghihitabo nga ginatawag mo, nila. Ginamit na naman simbahan doon na sila nagpractice pagkatas i-recruit. Mga PES forum dito sa Sepio Cantupa, Barangay Benavista. This mail disease. Kung sa diin, nakakita ako sa mga NPA nga damo kayo. Kag sa tong panahon, dito kami nagsaon. Tignan mo ha, practice lang. Kunwari, practice tayo. Siyempre, yung mga bata, nagkulang ang family nila o yung kanila mga magulang. Siyempre, maghahanap ng belongingness yan. So, practice ng mga, mga kabataan, parang simbang gabi. Diba, yung mga gusto mga, sama-sama tayo, practice, o punta tayo sa church, o. Yung pala, andun na yung mga armed NPA, o. Saot kami sa cultural, kaupod naman ang mga iban pa nga mga kabataan, kaupod si Karina de la Serna, kag si Ambet de la Serna. Ilabi ng iaasawa ato man dito, no? Pagkatapos ato, sige kong trabaho sa ilang store hantod nga organize basta nga nag-organize. So pasok na siya, nag-organize na siya nang hindi niya alam na NPA na pala yung nagre-recruit sa kanya. Yan yung sinasabi ni Lieutenant General Palarde.
yung mga kabataan na nandun sa mga progresibong grupo, hindi nyo alam, NPA na pala yung kadre na yung mga nagre-recruit sa inyo. Guys, ang taktika namun sa pag-organize, ginakwa namun ang kahuyangan sa mga kabataan kung sa diin magbase kami kung anong ilang kakulangan. No? Ang kakulangan nila, for example, magkadto kami sa eskwelahan, ano ang kulang? Ano ang dapat? No? Ang dapat nyo mo... Tingnan mo ha, mga kabataan yan! May hawak na mga baril, may mga plug na CPPNP. Anong tawag mo dyan? Kami pa nag-red tag? Kami? O si Parlarde ang nag-red tag? Ang pag-ara kasi eskulahan, gusto natin lambuton ang tuition fee. Ayan, no? So, syempre, di ba yung sinasabi, yung kakulangan sa eskwelahan, o mahalang tuition fee, gagamitin nila yan ngayon. O kulang nga ang masyadong mahalang tuition fee, ang gobyerno hindi nagbibigay ng ganito. Diba? Amo na ang ginagawa nila kung sa parang ngayon din yan. Ano ho? Ano ginagawa? Ito, gagamitin yung Dolomite. Oh, ang ano, gobyerno naggastos para ng milyon-milyon. Dolomite. Tapos nagugutom ang tao. So yan yung mga ginagamit nila. Yan yung propaganda nila. So ano, yung mass testing dati, ginamit din ng propaganda yan. Oh, bakit walang mass testing? Oh, blah, blah, blah. Basta merong nakita silang... maipipinta sa gobyerno, gagamitin nila yon para makakuha ng simpatya doon sa mga tatanga-tanga. Totoo! Unsa diin nga, nagapang-recruit kami, nagatudlo kami sa saot kay para mapainsindi namon kagpasakaon sa bukid. Ang sa mga minor nga nakilala na ko, na mo si Angel Villamonte, no, kung sa diin nga, sa panahon na to, ginarecruit na siya. 12 years old dyan, ha? Recruited! Yambet. Nga hindi gusto ang iya ginikanan. Kaso si galing ang iya ginikanan pangudako man respeto sa kaya. Sa probinsya ito eh, alam mo naman sa mga probinsya, pasensya na ho, pero minsan talaga hindi tayo nai-inform na maayos eh. Tinan mo, itong family niya, ayaw na ma-recruit. Pero dahil may respeto dun sila kay Ambet de la Serna, yung nagre-recruit. Diba alam mo yun, sa pamilya, may kapitbahay ka na, yung kapitbahay natin yan, may tiwala tayo yan, ganyan-ganyan. O, na-recruit yung anak nila. Beti la sir na, miski hindi siya gusto nga mag-ukuding niya bata, hindi pa upod na lang, bangod na huya siya kay ang beti la sir na, no? Si Angel kay si Michelle, sila na sa una ang ginatulungan. Tingnan mo ang bata niya, no? Luan po sa cultural, no? Nabilong na si Angel kay si Michelle sa ginatawag nga organization sang na- Tingnan mo! Una, dinaan sa mga cultural dance, oh. O, diba, syempre, ikaw, magulang ka. Uy, okay yan, mga cultural dance. Okay yan. O, syempre, sorry ha, pero yung mga magulang din minsan, uneducated, hindi na-i-inform, hindi nagpapaniwala sila sa mga... Syempre, minsan kasi may mga magulang na naniniwala basta-basta sa mga teacher, eh. So, yung anak nila, ay, okay yan, school yan. Ha? School yan sa ano? Okay yan. Ano yan? Activities yan. Pwede yan, o. Tapos, hindi nila alam. Ayan na pala ginagawa ng mga anak nila. Kung sa diin, ang chairman nila, amo si Karina. Si Angel kay si Michelle, mahuluyao na sila. Miski sa pagkaon nila, sa itong nag-training kami sa cultural dito sa may Bata Libertad sa compound kung sa diin man sila nadakpan, mahuluyao na sila, duwa luson, hindi na sila magambal nga duwa. Sigaling bangod sa agitation sa mga pagtulunan nga nakuha nila, no? Oy, nakikiusap si Diego Latigo tsaka yung iba pa. Sabi niya, mag-like-like naman daw kayo, mag-5,000 na tayo, pero nagla-like lang, 1,500 pa lang. Sige na, tulungan nyo na mag-aktibo tayo sa movement na ito, tulungan natin, hindi ho ako ha, tulungan natin na malaman ng taong bayan kung ano ginagawa ng NPA sa atin. Paano mo magagawa yun? Hindi mo kailangan mag-donate. Kung ayaw mo mag-donate, okay, pero kung gusto mo, palakpakan. Pero kung ayaw mo, ang pwede mo lang magawa, mag-like ka lang at mag-share, okay? Sila gaamat-amat na pakikisama sa mga kaupdanan namon nga tagas na kayo ang mga ihibalo. Kung sa diin sila ni Michelle kag si Angel, nakaibalo sila nga may NPA, no? Parang ang lambing-lambing niya. Taga-Iloilo ba to? NPA ang ilang padulngan, pero wala sila kabalo kung ano kasayop sa gobyerno ang pagsulod nila sa organisasyon. Kag sila ni Michelle kag si Angel,
wala na sila kabalo kung may mga armas ang mga kaugdanan nila. Kag sila nga duwa, inosente na sila kung sinong ginaugda nila. Kaya pagkakilala nila kay Ambet, organizer lang in the NPA. Ayan, di ba? So, una, parang feeling mo, sumasali ka lang ng progresibo na grupo. Yung bata, isipin mo, bata yun, walang kaalam-alam na yung NPA na pala yung sinasalihan nila. 2017, nakasakan ako sa... 2017, I joined the ARM movement. Oh, una, kinuha yung loob niya. Kung ano yung pagkukulang ng kanyang pamilya, pinunuan nung Ambet. Tapos, siya na nag-recruit. Cultural dance. Oh, pagkatapos, 2017, I joined the ARM movement. I was welcomed by my comrade as new NPA member. Ganyan ka bata, ah? NPA. Ako, nakasaka na ako sa bukid. Kundiin, gin-welcome ako sa mga kaupod bilang isang kakaugdanan, isang kakatapo na sa NPA. Ayan, oh, ayan siya. May hawak na mga baril. Puro bata yan, ah. Bata yan. Isipin ninyo, bata ho yan. Yung mga nandyan, oh. Kung sa diyan nakita ko, kanday ka Real, kanday ka Bebot, kanday ka Tingting, grabe ang pag-agitate nila. Kung sa diin nga minor di edad pang akong nga edad, isaba ko na nila sa gera. Ito ha, iso. They were very eager in teaching me that even I'm still minor at that time, they let me join the actual armed encounter. Ibig sabihin, sila mismo nakikipagbarilan sa mga sundalo. And remember, itong mga sundalo na to, they are trained. Tapos ang kalaban nila, puro bata. Kaya nakikita ko kung saan ang gagaling yung puso ni Lieutenant General Parlarde kasi sila mismo na-encounter nila puro bata. Napapatay nila bata. Natural, hindi ka ba maapektuhan? Hindi ka ba magsasalita nun? Pagka humana ka-encounter mi ato, pag-encounter namon December 7, 2017, naigot ni namon ang size 2 nga unit, 62nd IB. Pagkatapos ato, Tingnan mo, pwede pang mga mag-mocha girls yan, tsaka mocha boys yung iba dyan, eh. Puro bata pa yan, no? Kwason nga dinaugon sang NPA kung sa ila pag inatawag kay wala man sila ipilason katong panahon na. Ni atras mi sa Karabalan, sa may Biaw, sa Sityo Lumboy, bilog tingnan nga... Tingnan mo, anong tawag mo dyan? Matanda? Eh dyan pala may violation na sobra yan, eh. Paghawak pa ng armas. Tapos sasabihin ito mga ito, eh, what you nire-retag yung mga yan, hindi nyo kasi ito pinanunood! Ang hirap sa inyo, puro kay daldal! Kuan namon, bilog nga upod, kaugdanan, ato na dito. Tapos, ang akong tiil sa panahon na dito, nabali niya akong tiil, kinaglumpat man ko, ginalagas man ko sa bala. No? Kung sa diin, gipabayan lang kami sa amon nga, commander. Giingnan pa ko sa akong commander, arte-arte lang na ninyo parehos lang tagi kapoy. No? Diin bala ang gusto nga alalangan niyo pagtratar kung sa imo lang basihan. Ako minor di edad pa ko sa itong panahon. Nga nung ilaman gipabutsyag sa akon nga dili dapat ingon ato ang akon. Tingnan mo ito. Di ba medyo, pansinin niyo, medyo may itsura si yung si... Ito nagsasalita. Kasi nga ginawa din siyang recruiter. Diba sinabi na sa atin ilang beses yan, talagang namimili sila na minsan may itsura para mas madali sila makaakit. Gibuhat para kanila. Pero katong panahon, nag-okay ko. Pagka human ato, pagka January 2018, nimbali ko sa sulod kay nag-integration mo ko na sa itong December 28. Pagka January to, nagbalik man ako sa kuan, nagbalik ako sa Ukbo. Naghapit ko kaya... Tingnan mo! Grabe! Ewan ko ah. Kung kayo, hindi ho kayo na sumasakit ang dibdib nyo dito, may problema ho sa inyo. Tingnan mo, puro bata yan ah. Yan ang lalaban sa mga sundalo natin. Sila ho ay biktima. Ng ano? Biktima ng mga progresibong grupo na nagre-recruit sa kanila. Sa totoo lang, ako hindi ako nagagalit sa kanila dahil NPA sila. Nagagalit ako doon sa mga nagre-recruit sa kanila, lalong-lalo na yung mga organisasyon sa mga paaralan nitong mga makakaliwang grupo na ito. Sila o may kasalanan yan. Hindi nga nila alam eh. Nagtaka na lang siya, biglang membro na siya eh. Parang ganun ang dating eh. Bet, ila sir na. Kung sa diin si Ambet,
gipang tagaan na siya sulat. Kay si Ambet, na siya'y connection dito sa Sulod. Na siya'y connection kay Tingting kung si... Elena Jennings, salamat po. Mary Grace Delicano, na nadakpan man sang Philippine Army. Huh? Sang wala pa ko nakapanaog dito sa amo, sa may kuan, sa may unit, si Ambet gasaka na dito. Ginapadalaan niya kami na da kuan, piyaya, mga kaupod, napangatagan niya pagkaon. Mag-istorya na sila sang mga commander, pagkatapos manaog lang man na sila, no? So amo nang yan ni Ambet nga ubra. Kung sa diin nga makita siya naton nga legal lang, pero ang sa sulod ni Ambet, isa na siya ka illegal nga pronte sang NPA, no? 2018, February, kung sa diin naga-plano ang bilog ng unit sang training para sa BKPM, no? Batakang kurso pang militar kay gusto nila mag-opensa sa militar. Nahitabo atong TO nila, lagwasan yung nahitabo. Tingnan mo, tinuturo, oh! Ay, nakakasakit ng dibdib to. Skyweed, salamat po. Tingnan mo yung tinuturo. Tapos pag pinost mo ito sa Facebook, buti sinare ko ito, eh. Sasabihin na naman, fake news. Ayan na, oh, tinuturo na sila, oh. Ganyan ang tinuturo! Mayor Isko! Do you want to unite with these people? Tanong ko lang naman sa'yo. Ikaw rin, Remulla. Bakit ganyan? Gusto mo na hindi ka na gigimbal sa ganito? Tandaan mo, ha? Hindi ito literal na pupunta sa eskwelahan. Ah, gusto ko kayo i-recruit bilang NPA. Hindi ganyan yan. Nagre-recruit sila una sa organisasyon muna. Inuunti-unti nila. Hanggang makuha na yung loob, bibit-bitin sa bundok, ititrain na bilang NPA. Hindi na, meron bang demonyo na sasabihin niya, ako, demonyo ako, ha, gusto ko kayong ganito. Ganito lang simple yan, eh. Ang demonyo, he will not appear as a demon. Kaya sabi nung iba, lalo-lalo na ngayon, no November 1. Sinabi nila, nako, pag November 1, lumalabas mga demonyo. Ang demonyo, lumalabas yan, lagi, nandyan na yan. As a matter of fact, they are, nag-aano silang bilang angel of light. Ang demonyo hindi niyan sasabihin sa iyo, oy, ikaw, ha? Ano, magalit ka sa Diyos. Hindi gaganyan yan. They will appear as angel of light. Ganyan din ang mga NPA. Hindi naman pupunta sa eskwelan. Punta, may dala akong baril. Sino ang gusto mag-NPA? Sino sa inyo? Labanan natin ng gobyerno, makipagpatayan tayo sa mga sundalo. Ganon? Hindi ho ganyan ang mga NPA. Siyempre, pupunta sila as a legal front. Nitong mga makatae black na ito. Ay, yan, wala tuloy. Itong makatae black na ito. Kasi kunwari, may reklamo tayo sa gobyerno. Ganito, paiinitin ka, paggagawing kantanga. Hanggang maging NPA ka na. Divina Gracia Domingo, watching from Eagle Rock, Los Angeles. Salamat po. Say hi to Gigi and Raul Pizarro. Diba, ganun ho ang gagawin nila. Huwag naman utanga-tangahan yung mga opisyal natin, lalo na yung mga, ewan ko. Sa itong May 10, 2018, 60 second ang naka-encounter na mo, no? Kung sa diin, ang amon kaupod, gipabayan sa mga... Tinuturo sa eskwilahan yan, ano to? Self-defense? Ha? Commander, no? Gipabayan lang sa mga commander. Apan, ang amon isa ka commander, na disgrasya iya M79 nga ginakaptan kag ang mga kaupdana namon amo ang nagkala samad, no? Apat sa amon nga mga kaupdanan bangod sa aksidente sang M79 among pilason, kun sa diin ang isa namon kaupod grabe guol niya kay nga King's Speed, salamat po. Di ay mo patay para nila, no? Dili pa ya katong army among mapatay nila ni atras me antod nga nagabot sa punto nga ako na UTI. Ang asawa ni Mary Grace Delicano nga si Bebot, si Kak Bebot, sa itong panahon ako medical. Karon giabot ako sang UTI nakon, pero kaisa lagi ko nila gitublukan og dagom. Wala na. Yung halos tanang gipabayan ko nila, wala ko nilaging konsidera
galakat kami, bangod sa master kami, ang akong bagbog at kaayo. Kita niyo kung bakit siya, ano, kung bakit siya na, nagising? Kasi yung mismong siya na nagkasakit, eh, hindi na siya tinutulungan. Isang beses lang daw. Wala pa ko nga po, Sil. Wala sige sila konsiderasyon sa mga kababaihan dito kung sa diin nagapangayo na utabang sa mga kalalaki. Tingnan mo, wala na silang pakialam sa mga babae. So, ang peke talaga yung mga hinayupak na progressive group na yan, eh. Dito, no? Amo na ang ginimo sa akong sasasulod. August 17 na nagwa ako, no? Para magpaway sa akong nga gibatsyag. Mm. Kay bangod sa UTI na akong. August 17, 2018, naglakat kami sa Escalante, kaupod ko si Jao. Ito. Pansinin niyo siya magkwento, ha? Dere-derecho. Makikita mo naman yung tao kung sinungaling nag-iimbento. Hindi, dere-derecho siya. Wala siyang, alam mo yun, hindi, alam naman natin pag yung hindi seryoso, anong ginagawa? Nagbabasa. O kaya merong ano yan, merong sa harap yan, hindi lang alam. Yung ganyan magsalita, ganyan lang. Mm. O kaya nagbabasa, di ba? Ito, kita mo yung magkwento niya, detalyado. Kaupod na akong si Jodelmar. Pag abot dito, August 17, 2018, dito na kami sa daan ng ospital sa May Escalante. Kung sa diin, nagahulat kami sa ibang panamon nga mga kaupdanan para mag-insayo sa cultural presentation para sa umaabot nga Escalante Massacre 33rd, no? Yan mo yan, no? Oh, biglang legal na naman yung pukuno nila kaysa cultural-cultural, oh. Kara Jane, Kuya Ahab, cousin and friend ni Bacolod, kakakilabot, sakit sa puso. Thank you for this awareness. God bless you. Pakisabihan nyo, ho, yung inyong mga, ano, na mag-ingat. Mutong, may mga kaupdanan kami dito. O, tinan mo, ano yung mga hawak nila? Never again to martial, o, yung mga ganyan-ganyan, di ba? O, mukhang aktivist sa lang. Activist is not terrorist. O, yung mga pautok yung ganyan. Activist is not terrorist, pero pagtapos dyan, ayun, hawak na naman ang armas, tuturuan kung paano mag-armas. O, di ba? Tapos sasabihin ninyo, ano? Sa itong panahon, may mga kaupdanan kami nga, may mga NPA man. O, some of our comrades during the rally are NPA and they are also minors. Ibig sabihin, halo-halo na dyan. Siguro, nandyan din yung mga recruit na bago, yung mga hindi pa nila alam na mga may NPA na, nandyan din siya, na NPA na, nandyan pa yung mga kadre nila, nandyan na. Halo-halo na sila dyan. Pero bata pa, no? O, yung iba dyan, pakulang. O, ay, gusto ko na, I want to be relevant in this life. I don't wanna be down TikTok, so I just go there. O, pawok ba? Mga bata pang amon kaugdanan dito. Sang nag-abot ang punto nga nahumana namon ang Escalante Massacre, may ako ang nagkakapyot sang core group dito sa Escalante. Oh, yan, grabe, oh. Tingnan mo, oh. Ang kauban akon, ang nagasintro ako si... Ayan siya, eh. Siya yan, eh, oh. Oh. Jason. Kagang iban nga core group, si Rigor, si Zandel, kagang iban pang mga kabataan nga... Tapos, pagka ganyan, sasabihin ng, no, pagka talagang aanay nila, ipoprovoke nila yung mga authority. Tapos, pagka nabugbog sila, sasabihin nila, nagrarally lang naman kami, oh. Aktivista lang naman kami, oh. Nagbibigay lang kami ng impression na... Self-expression namin, ang mga opinion namin, na, o, oh, diba? Sasabihin nila, ganyan, na kaya, so, ano lang kami, aktivista lang kami, o, oh, pero ang totoo, NPA pala. Napriso na sa pagkakaroon, no? Sila na ni Kenneth, no? Danay kami na to sa una, ang supervisor sa amon, sila ni... Tinan mo, puro bata yan, puro bata. Sila ni Kuan, sila ni Ray Alburo. No, ara pa na da si Christian to ayon katong panahon na. Tingnan mo, parang tanga yung iba nanonood lang. Ah, para mga tanga, oh, di ba? Pagkaabot, pagkatapos na sa 33rd Escalante Massacre. The netizens now for sure as they watch they left the group. Mga banateras, don't forget to hit the like icon, big kiss para wala walis isang ting. Oh nga, please lang paki-like naman. 5,000 na tayo dito, i-like naman in share nyo. If you hate this situation, sabi ko nga sa inyo, this is a movement. If you hate this kind of situation, wag lang tayong manood. Maging aktibo tayo, mag-like tayo, i-share natin tong video para makita ng taong bayan. Hindi kasi ito pwede sa ano, eh,
Sa Facebook eh, dinidelete eh. Kaya dito na lang tayo sa YouTube eh. Kayo na lang ang pag-asa nito eh. Kayo, hindi ho ako. Ako, isang numero lang ako. Tagasalita lang ho ako. Tagadaldal lang ho ako. Walang mangyayari kung puro daldal lang ako. Paos na nga ako. Kayo, ang gumalaw. I-share nyo at i-like nyo ito. Hindi para sa akin. Para sa... Pasok. Nagpuli kami sa La Carlota, no? Pagpuli namon sa La Carlota, kami ng mga kabataan, nagigan sa Escalante Massacre, katong nag perform nga ara sa La Carlota, ginpang meeting to sila namon, no? Ako, si Rigor, si Mujako ang nagasintro katong panahon. Gi-assist namon kundi ang amon kakulangan, gi-assist namon kundi ang amon pabaskugon, no? Gi-assist namon kundi ang amon palambuon. Kaupod man si Marpe, no? Ang asawa ni Ambet. Kaupod man siya sa pag-assistment. Pagkahuman ato, gibutang ko nila sa nagtukod kami sang isa ka grupo nga para sa pamatanon kung sa diin gibutang ko nila nga bilang isa ka core group nga ginatawag, no? Natuon ako sa education, no? Sa pag-edukar ang mga kaugdanan ko sa OD, sa ay nako, sana wag lang ma-interview to ni ano ni Clavio. Ayos to si Rigor, no? Amo na siya ang ginakuha namon. Pagkahuman ato this sige na kami rally. Ang last ko nga naintrahan rally kadtong December 10, 2018. Unsa diin Human Rights Day, nagsaot man kami dito sa May Bacolod. O sa Bacolod diyan, oo. Tingnan mo ha. NPA na siya niyan, pero aktivista pa ang datingan niya. January 17, nagbalik ako sa Kahublagan. Unsa diin gikuha si Ambit man dyan po nagdulong sa akon sa Karabalan, sa balay sang kaupod man nga si Kadan. Kung sa diin gisugat ko nila ni Ka Gudo, ni Ka Diner para isabak luwat sa Kilosa, no? Pagkahuman na to, nimbalik me, no? Gideploy ko sa RSF nga bahin. Kung sa diin makita na to, sa north, sa may oriental nga bahin siya ang RSF, no? Nungin red fighter man ako, naka-encounter, nakaharas man kami sa kuan, sa may MIFRBP, sa police station dito, sa Ayuhon. Pagkahuman, nag-atras kami. Nag-awol ang isa namun kakaupod. Nag-awol siya, bangod hindi iya masarangan kung ano ka pait ang ginahimo sang NPA. Bangod sa kakulangon sang pag-edukasyon sa NPA, wala niya masarangan, wala niya mapangibabawan ang pagpatay sa mga inosente nga tao. Sa itong nag-establish kami og TO, ang amon nga kaupod sa RSF, ang Vice Platoon CO, kung sa diin, gimulistiyahan man ako. Our comrade from RSF unit who is our Vice Platoon Commanding Officer molested me. Ha? Tapos sasabihin ninyo pag pinagtatanggol yung mga kababaihan, Gabriela, ano to? Imik-imik din. O Liza Soberano, nabanood mo na ba ito? Panoorin mo ito, Madam Liza. Gimulistiyahan niya ako samtang nagakatulog ako. Ikap-kap niya ako mga paa. Sa diin nga, hindi siya gusto nga tawayon ko siya. He molested me while I was sleeping. He kept on touching my body. He doesn't want me to act negative on him. Pero wala ginamabalaan sa organisasyon. Nabalaan na sa organisasyon. Ayan ha. The organization learned about this. But they never punish him. So tinotolerate lang. And salamat po. I-share mo itong testimony video na ito with the other bloggers to create awareness. Tanggalin ng NPA organization sa Kongreso. Yan na nga sinasabi natin eh. Kaya nga ho, alam nyo paano natin magagawa ito? Let's create noise. I am just one blogger. I am just one netizen. Okay? Ako, wala ho akong kwenta kung ako lang mag-isa. Sana ho, ikayo i-share ninyo. Organisasyon, pero wala lang nila masaway. No? Kaya kung makita natin, ang Central Negros, nagakakulang na sila sang mga kadre na ginatawag. January, February, pagka-February, gideploy na ako, no? Gideploy na po ko sa lain nga larangan.
sa southeast nga sa southwest nga bahin kung sa diin nga dito ako nagmedikan. Mga kaugdanan na kon kanday kachoy, mga kaupod na kon sa una. Pagkahuman ato, gideploy ako sa Santa Catalina kung sa diin nadakpan ako sa Shaton nga bahin, no? Sa pagkakaron, katong panahon nga nadakpan ako, wala gid ko nagduha-duha nga mag-upod sa militaring eskutanan. Kay sa tinuod lang katong panahon, kay nadakpan kami sa military, miski di kami mag-upod sa military, may kaso kami Japon sa Ambalanon, Iyaka, NPA.